Tingin nga yung carapace, kakainin niya lahat yan eh. Ang daming paraan dito, Fermineski. Tingnan natin na wala silang Omni-Knight dito. Yung madalas silang nakakan na ano eh, Dazzle Omni-Knight combo. Na ganda ng Viper na pick. Oo, ganda nga eh. Sa mula laruin, anong mid lane mo, may Viper na. Kontrado niya ng Templar. Kontrado niya ng... I mean, kung gera, ba-Viper striking lang na yung Ulsa. Pero yun nga, Kuya D, kung kita mo naman dito, Mineski banning out the Luna. And pwede nga sila mag-CK dito kung matitripan nila eh, pero hindi. Piling ko CK yan. CK na nga yan eh. Kumbaga yung, hindi naman mapapalo ni Ursa lahat ng illusionist nun. Tsaka one hit delete yung mga yun, pagpanta Sam, tsaka reality rip, tapos yun. Punit ang brief mo ron, pag napalo ka nung apat na CK, full damage pa naman yung mga yun. Parang mong sinabi kasing si CK, hindi niya kailangan mag-crit. Times 4 na yung bawas niya eh. Pag nakapanta siya eh, kada reality rip. Kung makakatatlong reality rip ka sa isang pantasan, patay ng... Ang uso pa namang item ng mga carry ngayon ko, the armlet eh. Usually, yun lang din yung kinukuha mo sa ano, isang CK eh. Baga parang in a way, the damage output and the sustain coming out from the armlet will be very good for the CK. Pero tignan natin kung ano plano ng execution dito. I think with the execution squad, tama nga sinabi mo ko, Eddie, pwedeng-pwede sila mag-CK dito. Or they could go for late game carry kung matitripan nila. Maraming pwede dito sa kanila. Maraming sila pwede panlaban eh. Hindi. Feeling ko talaga CK pinakamaganda. Dahil lang doon, dahil lang may shaman sila. Pero yun nga. Uy, Udi Earth. Ay, paano to? Udi mid, Viper carry. Tingin ko kuya di mag-a-adjust sila, depende sa... Viper carry? O Viper carry, pwede din. Pero ang daming ways dito ng execution para mag-adjust. Kumbaga pwede nilagay nila sa OD sa mid, pwede ng Viper. Kumbaga depende lang kung ano magiging last pick dito ng Mineski para sa kanilang mid laner. 10 seconds remaining. Ano kayang pipiliin ng Mineski? Yun, munti ka na naman mag-iwalay kuya di. 5 seconds remaining. Maybe susubukan ako kaya pag... kaya. Ano kaya yan? Lina. Sinong Lina ni Mushi? Hmm. Ursa ni Bimbo ba to o si Bimbo ang Lina rito? Piling ko si Mushi ang Lina. So yan mga kaibigan, kitang-kita niyo naman Lina magiging mid laner dito. Anong gagawin execution dito? Meron silang dalawang mid laner, possible mid laner sa game na to. So ano ang papag-midin nila dito at sino ang gagawin nilang carry? Piling ko ano to? OD mid. O kaya pwedeng carry yung OD. Pero mas trip ko nga na mag-OD mid sila dito. Mas gusto ko Viper mid. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Mag-Viper mid! Pahirap sa buhay ng Lina yan. Tingin mo ba kuya di, ano, Viper utility dito? Yung madalas natin nakikita, yung naka-mecha, yung mga ganun. Hindi, piling ko mga pambakbakan yung Viper. Pambakbakan talaga. Mga naka, kung ano-anong item. Naka-manta yung mga ganun. Pero, ang daming possibilities dito for the side of execution. And yung versatility ng draft nila dito, I think is going to be very good against Mineski. Pero yun nga mga kaibigan, this is game 2. Between Mineski and Execration. Seiya Kappa Invitational. At inihintay lang natin magsimula at papasok na tayo sa ating game. Maganda ang dala ng Execration para sa game number 2. Way surprising picks sila. They have the Viper. And of course, Bayabas Axe pa rin ang nagdala nung game number 1 nila. So yun nga Kuya D. Lina dito I think is going to be very good. Pero kasi ang Lina, kung isipin mo, parang single target yung Laguna, the Dragon's DLC. Makilala mo na, bes. Mga kaibigan, pakilala mo na sila bago tayo dumantan dito. Mineski, mga kaibigan, Adam on that kung Kamushi as the Lina, Ninja Boogie on the Dazzle, Wen as the Sand King, and Raging Potato as the Ursa. Para naman dito sa side ng XCTN, Kim Mo ang Axe. Uy! Kim Mo ang Axe, Bayabas! Ang Nyx Assassin, Mighty Savior on Viper, James. Ang Audi at si Winters G ang Rasta dito. Pero yun nga Kuya D, kung titignan mo, when dito on that Sand King, at tamang init lang sila dito. Kumbaga, in a way, medyo fighting lineup talaga itong Execration and they want to snowball as hard as they can. Kumbaga, hindi ito yung mga Tinker kanina, hindi ito yung Lifestealer kanina. Kailangan dito, maset nyo yung tempo agad ng game nyo. Give Mineski pressure, yung Ursa dito, i-shutdown nyo as much as possible. Pero ang kinakataka ko dito, Kuya D, is hindi sila tumapat at naging aggressive na tri-lane dito. Yun na nga eh. Yun kumbaga, Ursa against a Viper, paramdam ko Kuya D, doon palang awit na sila eh. Awit na Mineski. Hindi natin sure ha, pero depende kasi sa trip ng mundo yan eh. Pero dito, Wen and Adam,
Magkasama sila dito. Will they get the stun in? Mighty Savior dito trying to harass. When? Begins. At eto na thetorrent.com mga kaibigan. Hindi siya mo ginito. Pero tignan natin. Viper will fall. He will be the victim of love dito mga kaibigan. Pero yun nga Kuya D, when dito mga kaibigan, getting the first blood on Mighty Savior, and what a pick off para dito sa side ng Mineski. I mean, getting a Viper at level 1, hindi ganun kahirap. Pero kumbaga, that is still your position 1 carry. That is still execution position 1 carry. So kumbaga, kailangan na siya gamitan ng resource dito para mapadala siya agad dito sa lane niya. Ayun na nga mga kaibigan. So tignan natin dito mga kaibigan. Ano yung Runimushi, Shalina? Shalina. Okay, Inanimushi laban kay James. Pero hindi ko alam ha. Sige mo ang axe dito. Ibig sabihin, axe buba to o kaya axe support. Kasi, nasan si Kimo? Nasan si Kimo? Nagugubat. Si so, support, so, hard support si Winters G dito mga kaibigan. Siya yung naalay. Siya yung alay dito. Pero kasi execution dito nakakatakot lang din sa lineup nila is they still have their siege capability with the Rasta word eh. So hindi talaga sila magdadalawang isip dito na kumuha talaga ng tempo in the early game. Pero kasi, I mean, for Mineski, they have a lot of ways to deal with execution dito. At tutumba ata si Kimmo, pero hindi. Saktong init ang, lang. Ang ano ko nga dito, ang gusto ko makita rito kung talagang paano si Bayabas. Papakita ni Bayabas i-ano niya rito. Ipapakita niya kung paano yung isang offlane naman na Nick's Assassin. Kita mo naman, double mango, tunay na Pinoy. Para kay Bayabas, isang hilaw, isang hinog mga kaibigan. Pero inaabos at ni tropa. Tropang Basky. Pero ito, Adam ah. Medyo nag-stick siya dito sa lane and they're trying to ano eh. Uy, pero sinubukan pa problem to Mighty Savior. Oh my goodness mga kaibigan. Winter G dito with the shackles. Pero ito na Adam. Pinagpapalo nila ito naman. Ito next. Sabi ni Wentz. Oh. Ni normal. Tignan natin kung impale. Yes, i-impalein. Itakas Bantor rin dito. Nagkakamay kong heal bomb. Caustic finale. Mineski. They are well on their way dito sa early game mga kaibigan. Taking down itong dalawang hero sa top lane. Abusing the mere fact na isa lang ang support at walang tutulong sa kanila dahil yung axe automatic nasa gubat. Pero yun nga Kuya, di kong iisipin mo din. Ang ganda din kasing iwan dito ni Raging Potato against sa Nick's Assassin. Paramdam ko talaga hindi naman siya magka-problema dyan unless magkaroon ng rotations. Pero alam mo nga na walang axe. Yung Rasta nasa top. Nagugubat. Sabihin mas magiging ang susi rito para sa kanila sa exit. Kailangan maaga yung item ni ano. Savior. Ni axe Kimo. Kasi call center agent siya. Pero eto na. Uy, naku po. Ay, lalaban niya. Hindi tinawag. Ay, hindi to si Ninja Boogie. Ni normal. Nasaktan si Kimo, nagpabawas lang si Kimo rito mga kaibigan. Tamang punching bag lang. Tamang tignan niya. Ako nga, ano, kaya pala, masakit pala yung katapat mo, kaya di ka makaparm. Titikman ko rin yung sakit. Sabi niya, negative pre. Gubat muna ako. Hindi ko kaya tanggapin yung kalmat. Negative. Masyadong makate. Best, negative. Pero ito ah, uy, naku po, Winter G dito. Getting caught out once again. Winter G will use the shackles to secure the kill on Wen, mga kaibigan. Pero wala eh. Talagang mamamatay siya doon. Nateke siya doon. At least nakakuha ng kill dito si Mighty Savior. Yun ang importante. So, ayan. Wasak ang mukha. Basag ang buho dito. 4-1 ang ating scoreline. Mighty Savior getting that much needed kill on the side of execution. So, on the board na rin ang mga tropa pips natin dito. Ay, naku yung mga kaibigan. BYB dito. Medyo kinokontest niya lang itong pag-farm ni Ninja Boogie dito. And he will try to get his creeps na dapat naman sa kanya. Pero Adam dito, just yung pressure na ginagawa niya sa taas, sobrang solid with the torrent and the barrow strike. Tingin ko yun lang talaga yung kinakailangan nila dito para itumbang ang isang Mighty Savior na Viper. Pero ito ang problema, Viper dito, siyang isa sa mga hero na inaasahan mo mag-snowball in the mid-game eh. Pero kasi medyo talagang kinokontest dito yung farm niya, hindi siya binibigyan ng madaling buhay dito sa taas. Eh syempre, wala rin siya talagang support. Tas yung kalaban niya pa, try lane. Kumbaga, labang nagle-level yung Kunkka, yung Dazzle, yung Sun King, pasakit yung kayang ibato sa kanya, ganun lang yun. Pero ayun Kuya, di ko titignan mo dito. Wala eh, talagang stand-up eh. Hindi makapwese si Mighty Savior eh. Ang kalaban niya mismo, dalawa eh. Ay, tatlo pala kalaban niya. Si Wen, si Adam, pati yung Torre. Kinokonte siya ng Torre sa tower shots niya dito. So I think,
for Execration, they need Kimo. They need Kimo as a way para pigilan dito yung naging aggression dito ni Adam. And Kimo dito, medyo nag-farm-farm lang siya dito sa taas. So, when dito, having the time of his life, with natin. Adam. Uy. Medyo hindi makalapit ang Viper dito in terms of CS. 19-5 lang siya rito. Hindi talaga makalapit, kuya. Di. Sobra, nakakalungkot. Ay, no, sa nakakalungkot. Ay, naku, si Winter G. Nakita nila si Winter G. Si BYB. May nagtipi na. Si Bayaba, sabay. Sayang ang oras ni Bayabas dito. Maganda na nga eh. Uy, nag-abon si BYB. So, ibig sabihin ng mga kaibigan, Raging Potato na iwan sa baba. Pero dito, when trying to fight. Carapace, pero walang finale, normal wala sa kanya. Masakit ang loob ni Bayabas. Hindi man lang siya na-normal dito, besh. Wala, kuya di. Yung Carapace, iniisip niya, bubutok yung finale. Kaso, masyado malayo eh. Matagal yun, bago pumutok, tanggal na yung duration ng Spike Carapace niya. Pero ito, Mushi, ah. Nandito lang sa gitna. And OD dito. Medyo, ito talaga yung maganda kay Mushi, kuya di. Ang lakas niya yung mga, ano eh. Ang lakas ng arrive niya sa mid lane eh. Pero lakas niya mga sar, pero ito, pinalubog. Walang follow-up na LSA. Walang follow-up. Hindi, takong nilaguna na lang. Sulit X150, kaso si Kimbo, wala siyang mobility. Azar, pero nagsasasin nandito siya. Uy, pero andun ng si BYB. Uy, sinabunutan. Shampoo dahil mga kaibigan. 2 kills going in favor of Execration. 2-for-1, and that is a very good play coming in from XCTN dito. BYB, hindi niya natiis mga kaibigan. Gumank na siya. And Kimbo is now sitting at level 6, so may Kaling Blade na rin siya rito. Pero Raging Potato, mga besi, nandun lang sa baba. Iniiwan lang siya dito. Unti-unti siya nagpapayaman, unti-unti siya nagpaparami ng ari-arian. Pero ayun, Wen dito. Si Wen nga dito, kuya, di hindi na kumuha ng arcane eh. Rekta ano na to eh. Rekta dagger na, sasarap ng buhay niya dito, kuya, di. Ayun na nga eh. Rap mahi yung buhay niya dun, bes. Rap mahi. Sino yung Mighty Savior, mga kaibigan? Si alam Bensoy, ko, si Mighty Savior. Si dating Arcanist, di ba? Pero yun. May nakita ako kanina na sa chat. The pride of Cagayan de Oro. May nagsabi sa chat kanina, si Cartman daw eh si James. Ah, may si makakapag-confirm ba nun? Direct makakonfirm nyo ba yon? Si Cartman? Si Cartman si nga ba? Si Cartman. Pero yun, eto na naman, the aggression on Mighty Savior, the torrent is here, Viper Strike on Adam. Pero wala siya magagawa dito, the chance stand is there. Uy, nagkamali na takbo, nagkamali na takbo. Heal. Chapo, grabe naman yun yung Kimo. And then look at, don't look now. Eh, nangunguna si Kimo in terms of network dito, pero nalaguna. Uy, si Kimo, medyo tumagal sa gubatan, mga kaibigan. Pinasa siya rito. X-Mark, kakaiba yung combo eh. No? Kanina niya pa sinusubukan yung combo niya. Pinakakaibang combo ever, mga kaibigan. Pero Mushi dito, walang... Ay, naku! Aray! Nagbibigay na audition, mga kaibigan. The Boys! Pa isa-isa, The Boys kid! Double kill for Kimbo! And Dagger will be completed. Oh, si Bimbo, sumama sa laban! Sumama sa laban! Ako pa! Inubos nila lahat ng tropa ko! Pansinin niyo ako! Pansinin niyo ako! Ako si Bimbo! Ako si Bimbo! Ako si Bimbo! Boom! Oh, si Bimbo ka pala! Oh, ikaw din! Sumama ka na, Wen, para matanggal ka na rin! Sabi ni Kimo, hindi naman palagi kasi nga ako yung inaapi. Minsan ang aapi din ako. Ha? Tandaan nyo yan, sabi ni Kimo. Kimo Lord yun eh. Naku po, mga kaibigan, dahil dun sa triple kill na binigay ng Mineski, hindi kinuha ni Kimo yun. Lumapit ang Mineski, unti-unti papunta sa kanya. Inakuha na siya ng dagger dito. So ibig sabihin, tingnan mo yung network chart, kuya di. Nangunguna na dito si Kimo. Ayun na nga. Si Kimo Lord yun eh. Hay naku po. Hay naku. Hay naku po, Mineski. So called Mineski. Hashtag 911 Mineski, mga kaibigan. Somebody call 911, fire burning on the dance floor, mga kaibigan. Kubot. Kubot sila eh. Ay, man. Ay. Pero eto na nga, 6-7, mga kaibigan, ang score Mineski. Nasa kanila yung lead nung simula. Pero nagbigay din sila ng triple kill dito para kay Kimo. Kay Kimo, kaya may dagger na si Kimo rito. Kumbaga, parang si Bayabas na si Kimo na magkocontrol ng digmaan dito. Tandaan yan. Pero ayun, no? Pwede, medyo Mineski dito. Kailangan nila palamigin yung ulo nila. Medyo nag-init sila doon ang gigil si Raging Potato. Medyo palatropa din pala ito si Raging Potato, kuya din. Ayaw nasasaktan yung mga tropa niya. And I think yun yung isang mga magagandang katangian ng isang tropa. Pero... Tunay na tropa. Pagka ganun, kuya di, parang awit na yun eh. Awichi.ph na.
Wala tayong magagawa eh. Kumbaga si Roy G. Potato, hindi kayo iwan yan. Okay, tamo. Hop! Ito, papawinan. Ay, naku, nakakamot sa mukha si Kimo ron. Napainan si Kimo. Pinalaki lang yung patong sa ulo. Sabay pinitas na si Kimo. Naku, wala bang kuwasi yan rito? Si Winter G! Another gangster! Pero, alam mo ang mga nangyayari sa gangsta? Naman, nagagangsta. Kuya Di, oh. Alam mo ba, naalala ko pa yung kapatid niya ni Winter G. Kasi Kino? Meron kapatid yan. Hindi ko alam kung kapatid niya o katim niya. Pangalan si Summer R. Smallson. Ah, hindi ko alam. Na, alam ko meron nun eh. Sinabi sa akin ng tropa ko yun, si Kyle. Si Neverdales, sinabi niya. Abangan mo isang ka-teammate niya, si Summer R. Smallson. Lahat sila Smallson. Lahat daw ng season sa mundo na nakuha nila. Lahat ng season sa mundo, kahit wala daw sa Pilipinas, nakuha nila. Oo, si Winter, ano, Summer, si Summer. Autumn, si Paul. Radiance baka mga teammate niya talaga yan. Oo, baka yun nga yung mga pinagsimulan niya. Pero Winter G dito, mga besi. Naku po. So, alam ko may mga ano yan eh. May mga nakakilala dyan sa chat. Sino? Kay Winter Small. Kay Winter G at kay Summer R. Meron talaga yan. True pa nga yan. Maliit. Masyado maliit. Uy, pero Reggie Potato dito. Galit na si Potato. Nagdaan! Blinkin sa dalawa. Easy lang yan. Sabi ni Raging Potato. Bumiblinkin nga ako sa lima eh. Dalawa lang kayo. Nangyari sa inyo. Alam mo si Raging Potato, palumpalo talaga maglaro eh. Mr. Pure Energy. si Gary B. Mr. Pure Energy. Gary B. Potato. Nag-audition ng mga... Hindi, okay lang. Nabawi nila yung kalamangan nila. Pero Kuya D, isipin mo, si Gary B. Nag-audition din naman dati yun. Tingin ko, papuntang popstar na to si Raging Potato, kaya gumagano. Si Basco, nila. Basco Mikaso. Si Basco Mikaso. Iba si Basco Mikaso doon. Ay, naku. Pero ayun, mga kaibigan, score natin ngayon is 8-7. And let's go for an item check direct. Pero meron doon sa taas, ay, wala. Kala ko si Basque Mikasi. Kala ko typical Basque Mikasi things eh. Doing the typical Basque Mikasi things. Just Mineski things. Just being me. Sabi nga Kuya din ni Darak. Oh, ano sabi? The most you can't see me. Ganon. Si John Cena yun eh. Ay, ano sabi ni Darak? The most powerful thing you could be is yourself. Kaya sabi dito ni Bimbo, kung gano'n naman pala, di maging ako na lang ako. Ayan na, natawag na rito si Wen Manong, mga kaibigan. Kaso, di umiikot yan, pag isa lang. Best. Sayang yung RNG. Ay, naku. Ay, naku. Pero ito, pumasok sila. And the Laguna Blade is there, pero Astral Imprisonment to save the day. Pero, uy, blink out ng patigas, pero si Kimo pa rin ang nangunguna in terms of network dito. Lahat po yan, sinusubukan na ng Mineski dito. Attack. And I think for them, yung pagkuha ng tamang pinta. Kumbaga kasi pa nagpanood kayo ng isang player, parang usually back to zero eh. Pero hindi pa naman natin alam kung pinatang talaga sa KYXY. Pero eto na nga, ang sinasabi natin, the pushing capability ng execution. The Mass Serpent Ward. Na si Viper. Anong item ni Viperino? Dyer's middle tower. Ni Viperino Masterino. Hello, anong item ni Viper? Hello? Viper? Hello, Viper! Viper! Going for Dragon Lance. Hindi pa yun, hindi yata tayo naririnig ni Derek Alo. Baka sumasayaw na ng mga ICL. Oo, sumasayaw kasi yun si Boss Alo namin. Dancer kasi yan eh, habang gumagawa ng dance move yan. Inspired by my rap voice. Charot. Pero ito, Lina. Hanggang nga ages, 13 minutes into the game, ages na sila rito. At 8-7 ang scoreline natin, dikit lang in terms of kill. Medyo bumababa na. Yumama na ulit si Raging Potato at si Mushi rito. Kimo ang pumapangatlo, pumapangapat. Si tropang OD, sabay si Viper. Uy, si Winter G. Si Winter G ang pinakamalapit mga kabe. Si Winter, Winter G! Ang pwede mabigyan! G! Another gangster! Ang buhay ng gangster di das sa papiras. Uy, naku, hindi sila nag-asundo. Umimpel dito. Naku, si Wen Manong. Ting, 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 ting. Commercial ng Super Ferry sa kaina at walang naging passenger. Pero namatay si OD rito. Pinatay ni Muji Chai. Pero ito, mag-aarap si Kimo nang mapibiktima niya rito. Gusto ni Kimo eh. Gusto ni Kimo umisa rito eh. Bilang Kimo, idol ka. Ayan. Pero bilang ano? Kimwell. Ha! Tropa yan. Sige. Boy! Na-Viper Strike. Dyer's middle tower has sabi, fallen. Hindi niya ramdam eh. Pero yun nga ako, hindi yung nakatakot. Hindi niya ramdam kapag ganun-ganun lang. Pero I mean, kapag ka-clash nat na batuhan ka. Boom! Tinamaan ng torrent! Tinamaan ng torrent! Mayday!
May tanong ako. Ano, di ba pag humihingi ka ng, pag lumulubog yung barko, humihingi ng tulong? No. SOS. Anong ibig sabihin ng SOS? Ano alam ko, nakalim... Ano ibig sabihin ng SOS? Parang, ewan ko. Nakalimutan ko na din. Pero alam ko, it's either... Parang ano, distress call siya eh. Ayun nga, anong ibig sabihin ng SOS? Ba't SOS? Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung explanation niyan. Nung high school pa yan eh. Anong explanation? Tinatanong ko lang ibig sabihin. Ayun nga, may explanation yun kung paano, bakit naging ganun. Save our ship. Save our ship. Ang nga, save our ship. Oh? SOS. Hmm? Sa barko yun dati. Wala pa namang aeroplano nang na-invento yung SOS na term. Ah, SOS. Pero dito, Mushi, nag-ahabol kay Kim Muel. Tapos naging save our soul. Nag-aeroplano na. Save our soul. Diba naging SOS na aeroplano, naging save our soul na yun. You heard it first. From Pineski TV. Kuya D. Uy, pero Adam dito. I think he's gonna go for that Dagger na rin pala to. Ito na, si Raging Potato. Sabi niya, mauna na ako ha. Oh, pero si BYB, kumukuha ng informasyonist dito. Uy, ay, may na- ay, naku po, napadaan! Ay, teammate silang nak... Aray! Mayroong Sun King dun kanina eh. Nakita mo rin? Nyx! May Nyx pala rin kanina. Nakita mo yung Nyx? Parang nawala eh. Nakita ko kuya din. Parang nawala eh. Wala, pero wrong place at the wrong time. Sige mo, sige mo, nagpapatipo rito. Hop, hop. Aroy ko nahuli si Kimo. Patay si Kimo. Wala eh, lahat, binato. Binato lahat. Mayaman ka pala. Sabi nila ganun, natayon. Ninja Boogie, oh, na killing spree. Easy crazy lang. Pero yun nga mga kaibigan, Mushi dito. And for Mineski, naka-counter, na-thwart nila yung plano dito ng execution na mag-push as early as 10 minutes or so. Pero kasi si BYB, di siya ganun ka-effective sa Nyx Assassin eh. Yun talaga ang nangyayari dito. Oh, balak niya lumabas. Pero si Viper! And the Super Berry nabigyan! Abim! Oy! Ay! Sinaan po niya si Mushi! Ay! Pero ito na ang bumbawi, pagpango ng api. May dalawa, double kill para kay Kimo rito. May tumatakbo, may nagtitipin na. At mapapatay nila rito. And they will be able to take down 2 kapalit ng kanilang Viper. At si Raging Potato, medyo nag-bailout na ron. Basher is completed on him. Blade mail na para kay Kimo rito. Tamang ano lang, Kuya D. Tamang farming lang coming out from Raging Potato. Ano? Bakit? Bakit? Oo nga eh. Oo, totoo. Ang gulo nitong dalawang team na tayo kung sino-sino mga player eh. Feeling ko nga yung lineup ng Mineski at saka Execration. Pero Kuya D, uy, naku po, nag-bash! Ow! Rapsy! Parang sure stun yung basher eh, no? Nabigyan ng Yappy Ballers, Kuya D. Na sure stun ni Ninja? Patay si... Wala, walang takot si Basket doon. Si Wen. Yung Ilocanong player ng Mineski, mga kaibigan. Si Wen Manong. Ay, naku yung mga kaibigan. Mineski dito. Pero nasa ito. Kanila pa yung AJ. Uy, sinalo niya yung OD para hindi sayang. Sinalo niya yun para hindi sayang. Nakita niya may tubig eh. Sabi ni nung isang ano, yung SOS daw sa data on sa kuna. Ay! Uy! Ay! Ay, naku po! Oh, panggap na luari ko, nabura. Ayun ang masakit. Dumalakas yung bawas sa Laguna pag tinama ka ng torrent eh. Alam mo ba yun? Tinama ka ng torrent, dalakas yung bawas ng Laguna kasi nabasa ka ng tubig. Sabay pagkukuryente. Kumbaga good conductor ng electricity. Ganun yun. Plus 250 damage. Dyer's middle tower. May element factor na. May element factor. Saka pag tinama ka ng torrent, walang bawas yung ano, yung light strike. Ibig sabihin pag may element factor ng Dota, ito kuya, di kawawa sa conflict. Kawawa naman si Lina pag tinamaan ng torrent, hindi natatamaan ng light striker eh. Kasi basa na eh, hindi siya papapasok. Madudumihan ka. Pag tinorrent ka, tapos na-sandstorman ka, madudumihan ka kasi kakapit yung buhangin. Tsaka malupit dapat yung kay Batrider, pag na-sticky na ipalm ka, tapos inapuyang ka, masunog ka na hanggang mamatay ka. Ganun yun. So yan Kuya Dile, kita naman natin dito Mineski just taking down tower after tower. And I think pero hindi pa rin nakakalayo sila rito. Mayaman pa rin yung OD. Maraman yung apat ng ano, X eh. Hindi sila ano Kuya Dile, hindi sila din sila makausad talaga dito yung execution. Kumbaga hindi nila matuloy dahil nasa kanilang ages kanina. Pero I mean ngayon. Pero ako naniniwala ako pag nagbakbaka to. Lima sa lima panalo X dito. Panalo X eh. Dami masyadong skill eh.
Alam mo si OD, gagamitin ko ulti ko kagad para walang mana agad lahat. Yun yung menu technique sa OD. Hindi nila kasi, gusto kasi nila pang last hit pa. Ang gawin mo, clash pa lang. Bago magsimula yung gera, Swanity Eclipse mo na sila. Para wala na silang mana, hinder na yung fighting capability nila. And lalo na sa isang Orcs sa Warrior na hindi pa makagamit yung skills eh. Yun na nga lang yung puhunan niya eh. Mag-overpower na lang siya, tatanggalan mo pa ng mana eh. Wala. Ano magagawa ito. Nakasmoke ang Mineski mga kaibigan. They are heading towards the top lane. Looking for another potential kills. At may nahuli na naman sila rito. Si grabe yung asunto eh, no? Asunto ng Mineski, lima talaga eh. Wala kang kawala eh. Kumbaga pag pinakita mo sarili mo sa gera. Pero yung plano dito kuya din ng exit yung pinagawa sa kanila ng Mineski ngayon eh. Inuunti-unti sila eh. Kumbaga objective after objective. Hindi nga ganun kasi kaganda talaga yung siege capability na execution without a Shadow Shaman. Kaya nila kinuha. Pero hindi nagpi-pay off yung Shadow Shaman check nila. Pero may nagbabakbakan sa mid lane. Ayan o, ilabas na yung mga ano, mga sawa dito. And mukhang madedepend pa ata ito. Kuya D, Winter G getting caught. Kaso na-impale sa apat. Sige mo, hindi tumatalon dito mga kaibigan. Doon palang tumalon, sige mo. Kaling Blade! Paong kabahay, loko, weak! Uy, ako, Super Perry! Walang tinamaan dito! Patay din si Mushi! At Execration, ito na sila. Nag-aabol sila rito. They want that kill on that Ursa ni Bimbo. Pero Bimbo, girl. Uy, sabay Uy, smoke. Sabay smoke. Alam nila daw ito. Sabi ni Kimo, ako nang bahala dito. Ito na kaya yung sinasabi ni Kimo, bumalik na nga si Jules sa carry. Babalik na rin kaya ako sa pagiging superstar ko. Alam nyo si Kimo, sa Pilipinas, isa sa mga pinakamalupit na carry dati. Sa execution. Carry mid player pa nga yun si Kimo eh. Sabi niya nagbalik na si Jules. Feeling ko kailangan ko na magbalik sa akin ano. Sa akin, eto impale by Bayabas. Sila na yung offensa rito. Nabigyan si Ninja Chabugi dito. May kaso nabigyan din si Bayabas. Axe o call. Oh, sige, oo. Oh, oh. Blade mail mo kaya Kimo. Sabay yun yung pin late mail. Oy, si Wen. Oy, na-hex si Wen. Wow! Naman. Wow, si Wen. Oy, pumasok yung impale ni Wen. Kaso si ayun madumi nadumihan kuya din nadumihan natorrent oh uy caustic finale na lang wow wala caustic finale na lang sabi pa niya sure ka bang mamamatay yun hindi ko alam pre balikan mo hindi puputok yun eh malay mo hindi madumi ayun sa bakit madumi hindi ka naman makikipagsuntukan sa taong greasy tandaan mo. Diba? Greasy boys. Pag hinamon ka na, naglalakad ka kunyari sa labas, hinamon ka ng greasy boy. Greasy boy. Makikipagpustahan ka pa. Siyempre hindi ka makikipagpustahan sa taong greasy. Kaawa-awa naman yung tao eh. Taong greasy na nga eh. Dino mo yun. Hinawakan mo pa. Oo. Sinapak mo pa. Wala tayong magagawa. Kumbaga, siyempre, intindihan mo na lang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Maawain ka. Maginamon ka ng taong greasy, bigyan mong pera. Para matuwa, sabi mo kumain ka muna, kaibigan. Tsaka tayo magsuntukan, pataba ka muna. Ganun. Pakainin mo. Paliguan mo. Tandaan mo, pag binato ka ng bato, batahuin mo ng ano. Uy, pero Mushi dito. Uy, naku po, nakita siya dito. May sentry ward. Aray ko, okay. Wala, nabigyan na siya dito. And they know that Nyx Assassin is out for 40 seconds at medyo deteriorated. Pero alam mo yung OD, ang yaman. Simpleng-simple lang laruan. Walang ka-action-action pero ang yaman. Pero yun na nga, execution dito. Kailangan nila i-contest ito. Kung hindi, magpapatuloy na naman yung nangyari kanina. Mineski na naman ang kuha. Pero ang ginaganda na ginagawa dito ng execution, tingin nila hindi nila kaya lumaban dito, so they just go for the tower. Kumbaga hindi sila papatalo dito in terms of objectives. And Raging Potato will easily take down the Roche dito. 20-30 ng ating scoreline. Samantala Execration doing what the Shadow Shaman does best. Let's push. Yata ito. Tier 2 for Ranages na mga Mineski sa palitan na yun. Pero Execration at least they are getting something out of the map dito. Sanking ni Win mga kaibigan. Dagger, 4 stop, and boots. Mushi with the Lincoln Spear and Yules. Iba ang itema ni Mushi Chai dito. At Ursa ni Bimbo, Aghanim Scepter na. Kailangan niya para sa kul. Hindi siya tatagal sa kul. Uy, iba yung pinili ni Mushi. 50 damage yung kinuha ni Mushi. Kasi ka dito lumabang ko eh. Wala kasi siyang Bloodstone eh. Palumpalo. Wala siyang Bloodstone. Sabi ni Mushi, kinukuha lang nun yung mga taong expected na mamatay. Ako, pag ako, naglilina ako. Hindi ko kukunin yun. Hindi mo ako mamamatay. Para saan ba? Best. Para saan ba? The Duno mentality. Diba? Kinuha mo yung minus 32 second respawn. Bakit? Sigurado ako bang mamamatay ka? Wala ka bang tiwala sa galing mo?
The Duno mentality, mga kaibigan. Totoo yan. At its finest. Bakit ko i-expect na mamamatay ako eh? Papatayin ko silang lahat. Pares kami mag-isip ni Mushi. Pero ito, si Kimo. Oh, ay, si Kimuel! Nahuli si Kimuel! Wow! Nice stance! Alam mo, wow. Captain Slow Hand si Kimo, ha? Isipin mo, kung napatay siya ng Ursa, mamamatay din yung Ursa dapat kung napindot niya yung Blade Mail. Di ba? Eh, ang bagal ng kamay ni Kimo. Hiling ko talaga, kailangan na ni Kimo na. The Captain Slow Hand. The Captain Slow Hand siya eh. The Captain Slow Hand Syndrome, mga kaibigan. Ang tagal nun, hindi niya nabuksan yung ano niya, Blade Mailing niya. Uy, pero dito, uy, naku, stop! Ay, nabarko! Tapos ang Dota 5, mga kaibigan. At we will go to game number 3 nitong ating series, Mineski. Walang Axe, walang Viper eh. Ay, naku. And mistakes, mistakes were made. Yun lang. For one team or for both teams? For both teams. Nakuha ng hit. Kumuha ng hit. Kita mo naman, ginamit na yung defensive na ano. Na wards. Pero, kita mo naman, nilagay sa likod yung wards. Hindi abot ng wards si Lina. Nakatingin yung wards, sabi niya. Sabi naman wards, eh, inuwas sa akin to rin natin, best. Nag-uusap sila yung shop. Sulyap! Nag-uusap yung shop na wards eh. Sabi ng mga wards, sir, pwede pang pakilapit ng konti yung napag sa amin. Hindi po kasi kami naglalakad eh. Hindi po kasi kami kagaya ng mga wards ni Juggernaut na lumalakad. Sabi niya, oh, sir! Grabe, mga ano yan, mga dragon ni Reka. The most explosive ward ever. The most explosive ward ever. Walang napalo. Sumasayo sila, synchronized warding, mga kaibigan. Kung tumira yun, dinaya. Hindi nga tumira yung ward eh. Tumingin lang eh, sabi. Anyari? Bakit? Bakit mo kami tinawag, Reka? Ay, naku po. Roshan, ages will be reclaimed in 2 minutes, mga kaibigan. So, Ineski dito, making the most out of this, ages ngayon, and tingin ko kaya nila kung sa execution dito, alam nilang walang wards. Eto, Shadow Shaman. So, for Mineski, they need to make something happen ngayon. And the BKB ang pupuntahan dito ni Ursa Warrior. So, ayan na. Things are looking bad for execution. Looking bad indeed para dito kumbaga, sa side ng we're just stating kung ano ang nangyayari, mga kaibigan, pero execution dito. Hindi kasing lakas yung comeback mechanic nila ngayon kesa dun sa una. Kumbaga, yung rubber band effect dito for the side of execution, kanina sobrang lakas eh. Ngayon yung rubber band effect nila, basically parang wala eh. Because Viper dito, hindi siya nakakuha ng magandang farm, hindi siya nakapag-snowball ng maayos. And hindi nila na-utilize dito yung Serpent Wards ng madaling-madaling Ninja Boogie does dodging out the impact. Ninja Boogie doing what a ninja does best, mga kaibigan. The ninja play. Pero paburado na naman si Viper dito. Ano ba ginagawa ng Viper sa laban na to? Parang wala naman, bakit ba siya pinili? Parang wala naman siya pinakaiba sa Ward Venomancer. Bakit na pumili ng Viper? Para ano? Para mamatay? Wow, pare, bigat. So yun nga ko, yung nakikita naman natin dito na medyo ito ang nangyayari kanina. Mineski, chino-choke lang nila itong execution. Ginagamit nila lahat ng ginagawa nila lahat ng paraan para pigilan dito ang execution na pag-farm. Pero eto na, ko, pero eto na naman, patay na naman. Hindi, napalubog dito ng Tropa Beast. Pero epicenter kay OD, medyo solo si Wen dito. Solo player, mga kaibigan. There's the turret. Oh, 4-stop out. Malaninjang galawan and they will survive. Walang mapapatay. Ha? Hello, hello? Check. Okay, so ito na tayo, mga kaibigan dito. Das of appearance meron dito si Sand King para lang sa mga leaks assassin if ever mahuhuli nila rito. Mineski, they are very well ahead of dito sa laban natin. Pero mayaman talaga yung OD, 14k network, just 1,700 behind the Lina. And mas mayaman pa siya kay Radiant Potato, itong simpleng-simpleng OD lang. Simpleng galawang pogi lang ng OD. So yun nga Kuya D, medyo ang execution dito, humahanap na sila ng paraan para makabawi dito. Pero I mean, hindi nila makikita yung isang taon na nandun, which was the Dazzle. Pero they will try to spot out one hero dito coming out from the side of Mineski. Lahat sila nasa base sila ngayon, except Lina na medyo malayo-layo sa kanila. So I don't think
na makakahuli sila dito unless may isa dito sa Mineski na talagang lumayo sa kanyang base, Kuya D. So, ayan na nga. Ako po. Ano ba pwede nila gawin dito? Pero ang nakakatakot pa dito, Mineski, sila pa ang natatakot ngayon. Medyo maganda kasi hulihan dito ng execution. Maganda ang bigayan. Yapi! At tignan natin dito mga kaibigan. Raging Potato. Anong ano niya? Anong item niya after the Aghanim? Anong binuo ni ano? Ako. Manta style, manta out, sabi ni Viper. Kita mo naman. Illusion ko lang bahala sa inyo. Maraming damage yan. Normally. Pak. Gold na rin kasi yan eh. Illusion na yan. So yan, let's go for an item check direct. Tingnan natin yung mga items dito ng magkabilang site. Andiyan ka ba, direct? So ayan, OD dito mga kaibigan is up with his BKB Hurricane Pike. Meron siya Midas and the Dagger. So Adam dito with the Guardian Creeps. Mushi dito with the Lincoln Spear and the Aghanims. Hindi siya kumuha dito ng Bloodstone niya katulad na sinabi ko edi kanina. Ninja Boogie dito. Aray ko! Uy, pero may nakahuli na naman sila dito. And Kimo, Kimo, mga kaibigan, will fall. At that, ang umi-intro boy si Kimo, maganda sa mula. Yung primary initiator nila, Kuya D, wala. Akala ata nung Rasa, mapipigilan niya yung tatlo mga kaibigan, sinaburutan niya yung Ursa. No. And he goes down. Dyer's bottom tower so, is ito, Kuya D, nag-isip siya dito unti-unti. Execration, walang buyback dito ang Axe. Wala din buyback dito yung Shaman. So ano pwede nila gawin dito? Your primary initiator is fought. Down for 23 seconds. Pati yung support nyo. And Mineski, they are well on their way of taking another tower dito. Another tier 3. Lina, napakabilis na attack speed. Here comes the impale coming in from when? Torrent to follow to delay itong OD. Grabe naman si Vegeta at dito. Si, talagang palong-palo. Oh, si Mushi, kita mo naman. Attack speed malama. Uy! BYB blinking in like a boss. Pero wala naman siyang ginawa. Pero ito, wala siyang sabi. Wala doon. And look at the word placement, Kuya. Wow, hindi abot. Ang layo ni ano. Hindi abot. Hoy, pero ito, pumasok na Raging Potato. Trying to take down Bayabas. Epicenter! Sa tagig. Wala nang katakot-takot, Kuya. Tignan natin. Malayo ang Sand King. Nagpapanggap na lupa rito. At ang layo nang narating niya sa... Si Kimo, nag-call mo sa malayo. Wala! Nag-blink pabalik. Sabi niya, sayang yung call. Papatay na ako rito. Go get the tower, boys. Impaled by Bayabas. Pero, wala na ako yung tier 3 sa mid ngayon. Lungkot! Nalungkot mga kaibigan at mukhang we are on our way para sa game number 3 natin. Hindi pa naman ito tapos pero with the way things are going dito sa game number 2 natin, masyado malayo yung discrepancy ng lineup ng dalawang team. Hubot talaga. So yan, BYB dito spotting out Mushi at tatamaan siya ng LSA. Hindi alam ni Mushi na may tinamaan siya doon. Light strike aray. Oh. Nasaktan eh. Wala eh. Ligaw na bala lang yun, Kuya D. Tinamahan pa si BYB. Uy, pero yun. Nag-call. Nag-call, Kuya D. Kunyari. At anak ng Diyos. Makakapulot pa ng regen dito. Iba. Iba ang bigay kay Mushi dito. Iba digahan kay Mushi dito. Attack speed lord. At nako, Roshan na naman. Nothing going para sa direction ng ano rito. Ng XCT. Nakakalungkot, best. So, ito na buong papasok ata tayo sa game 3. Pero hanggat hindi pa basag ang ancient, wala pang panalo dito. When trying to spot out BYB, pero makukuha pa rin ng Mineski ang Aegis. And it won't matter kahit mag-ikot-ikot ka pa dyan, kahit i-delay mo pa itong side, ibang tao sa side ng Mineski, wala eh. Nakuha nila yung pakay talaga nila. Nasa mid lane na ngayon. I mean, nakailina ang Aegis ngayon dito. And Mineski, they are heading towards the top lane. They want to end this game and secure game number 3. The decider for this series, mga kaibigan. Yun na nga, Kuya D. 4,000 gold dito. 4,500 gold dito for Dalina. And ano kaya ang bibili niyang sunod dito? Yes, a lot. She has a lot of options. And, ano kaya ang pwede? Pwede kayang supportahan niya pa dito sa Warrior because he's the primary damage dealer nila dito. Pero Mushi, tignan natin kung ano ang gagawin niya. He could actually go for the Shiva's Guard. Magiging malaking tulong niya sa chase capability nila. Pero at the same time, he could actually go for a Silver Edge na malaking counter sa isang Viper at sa isang Axe. Oh, to be able to remove yung mga passive skills mga passive nila. Pag natamaan mo sila ng Silver Edge, napakalaking bagay nga niya. So tignan natin kung paano kay Becky yung Silver Edge pickup na yan. Ursa, at the moment, medyo unstoppable na.
ito sa laban natin na to. Walang kahit sino pwedeng humarap kay Ursa dito. Yuyurakan niya yung mga pagkatao. Wala talagang tao to, Kuya D. Naka-ano to eh. Naka-ages to eh. Pero ayun, 27-14 ang score natin ngayon. 35 minutes into the game. Menneski with the lead. At eto na, TPX Mark, kuha item. And he will get the BKB, Kuya D. Hindi siya mag-go dito. Papunta na Silver Edge. And I think that is still a good item pickup. I mean, ayaw mo naman mana burn. Eh, alam naman natin na yung mana burn depende lang din sa yung int and yung mana pool. So, ibig sabihin, ayaw niya dito ma-burst down na isang next assassin gamit lang yung kanyang mana burn. Kasi bigla-bigla yung buhay niya dito, Kuya D. Yun na nga, mga kaibigan. 27-14 ang ating scoreline. Menneski, di ko alam kung anong inihintay nila rito. They have the Aegis kanina. Pero mukhang shrines muna yung magiging mga target nila rito. Pero Kuya D, medyo ano ah, medyo na-ano-ano ako. Kasi hindi ako sa Aegis na naman itong team. Sobrang sobrang ganito yung laro nila. I mean, hindi siya ano, hindi naman sa ano, pero hindi ganun ka-polish. Hindi ganun ka-polish. Kumbaga parang nagpa-pub game lang silang dalawa. Hindi ko alam kung bakit, pero trip nila yan na yating kayang ano yan, sabihin. Pero kasi usually ito Kuya D, yung mga El Clasico, yung talagang mga suntukan talaga ito. Kumbaga, alam na alam nila kung paano gumala yung voting. Pero ito, Reggie Play, ito, going in, Davison on Kimwell. Kimwell dito, nabibigyan. Okay, ang problema, lahat ng gumugusto dito, nabibigyan eh. Uy, pero Reggie Play, ang lahat ng lalaban niya, tutumba rito, natotokhang mga kaibigan. Greaves will be popped dito. Uy. Pero ito, nahuli si BYB. Walang buyback si BYB. Si Winter G. At dinisable ni Winter G yung sarili niya, mga kaibigan. Dinisable niya yung sarili niya rito. And will he get the rampage? Ultra kill! At medyo ninakawan. Raging Potato taking that bottom racks in. Good game. Well played. GG will be called. Menneski will secure a game number 3 dito, Terbats. At medyo one-sided victory even though mayaman talaga yung Exe sa laban. Mayaman yung Exe sa laban. Ang yaman ng Axe all the way. Eh, kaso, yung dalawang yumaman sa Menneski, yung Ursa at saka Lina, eh, alam naman natin na sila yung nagdala ng mismong laban. Nakakalungkot. And we will go to a game number 3 dito, the decider. Sa pagbabalik natin dito, this is again the Menneski TV coverage of C-Kappa Southeast Asia Dota 2 Invitational. Again, this is Duno and Butters and we are from Menneski TV. We'll be back for game number 3. 3 pala. We'll be right back.